Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alin lang ang pawiin mo ngayon? Huwag magpaliban, huwag mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Mapagpalang araw po sa inyo, mga minamahal, mga kaibigan, no? So, ako nga pala si Preacher Roland from Siloam Bible Baptist Church. So, nandito po ako upang ipangaral po ang salita ng Diyos na kung saan ay gusto po ng Diyos ipaabot po sa bawat isa po sa atin. So, bago po ako magpatuloy sa aking pag-share po ng salita ng Diyos, ay gusto ko lamang pong itanong muna sa inyo po sa lahat po ng mga nanonood na tayo po ba ay kasigurado na kapag tayo po ay binawian ng buhay, sigurado na po ba natin ang kaligtasan, yung buhay na walang hanggan sa langit? So sapagkat ang sabi po kasi ng Biblia sa Hebrews 9:27, that as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment, no? So lahat po tayo ay darating sa kamatayan. So ngayon po mga minamahal, mga kaibigan, gusto po namin ipaabot sa inyo ang kasiguraduhan po, ang buhay na walang hanggan na gusto pong ipakita, ibigay sa atin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, no? So, sana po ay panoorin po nito ng buo ang
ang ito pong pangangaral upang maintindihan po natin, maunawaan po natin ang tinatawag po nating kaligtasan. So ngayon po, nandito po ako upang ipakita po sa atin na yung salita ng Diyos, yung bagay na ito na hindi po natin makikita sa sanlibutan ito, na lahat po tayo ay umaasa na naniniwala na ang buhay sa sanlibutan ito ay hanggang doon na lang, hanggang dito na lang, wala na pong pagkatapag isang tao na matay ay tapos na po ang buhay. No, doon po nagkakaroon po ng maling pag-unawa po tayo, mga minamahal, mga kaibigan. So sapagkat ang tao po, ang sabi ng Biblia, pagkatapos ng isang tao wawian ng buhay o pagkatapos ng isang tao mamatay ay paghuhukom. Ano ba ibig sabihin ng paghuhukom? Huhukom po tayo, ibig sabihin po, i-judge po ang isang tao, haharap po siya sa judgment na kung saan malalaman po kung siya po ba ay ligtas o hindi, at kung siya po ba ay papatungo ng langit o patungo ng impyerno. So mga minamahal, mga kaibigan, gusto ko lamang po ipaabot sa atin ngayon sa umagang ito yung kaligtasan po na regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. So ngayon po, mahal po tayo. Gusto kong pakita sa inyo, gusto kong sabihin sa inyo na mahal po tayo ng Diyos. So sapagkat sinabi niya po sa John 3:16, no, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, in that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life." No, mga minamahal, mga kaibigan, ang buhay po natin ay napakahalaga sa harap ng Diyos. Ang buhay po natin ay binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makita sa atin yung tinatawag po natin na kaligtasan sa araw na ito. So sapagkat mahal na mahal po tayo ng Diyos, anuman yung ginawa natin, anuman yung mga kasalanan na nagagawa natin, anuman yung karumihan sa harap ng Diyos yung nagagawa natin, ay mahal pa rin tayo ng Diyos. Bakit? Sapagkat ipinadala niya po ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang mapako sa krus, maparusahan, sapagkat para saan po? Para sa kasalanan natin, para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, maligtas po tayo sa kapahamakan mula saan? Sa impyerno. Sapagkat lahat po tayo ay makasalanan, kaya ang tao po ay mapapahamak. Ano po ang sinabi ng Roma chapter 3 verse 23? Sapagkat ang lahat po ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So mga minamahal, mga kaibigan, lahat po tayo ay may kasalanan. Lahat po tayo ay hindi po matuwid sa harap ng Panginoon at hindi po nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Maging ako na nangangaral sa inyo ay may kasalanan din. So, kaya po mahalaga po na malaman po natin na magkaroon po tayo, masigurado po natin ang kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Ano po ang sinabi ng Diyos? Lahat po tayo ay makasalanan. So ibig sabihin, dahil may kasalanan po tayo, lahat po tayo ay mapapahamak. So paano po ang gagawin natin? Paano po maliligtas? Paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? May sinabi po ang salita ng Diyos sa Roma chapter 6 verse 23. Ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ano po nakalagay doon? Ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. So dahil po tayo ay nagkasala, ang kabayaran po nun ay kamatayan. Kamatayan pa saan po? Sa impyerno po. Yung tinatawag po nating second death o yung pangalawang kamatayan po natin. So ibig sabihin, dahil may kasalanan tao, mapapahamak at mapupunta ng impyerno. Pero may karugtong po. Ngunit ang regalo o ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. May regalo po sa atin ang Diyos, mga minamahal, mga kaibigan, na buhay na walang hanggan. Yung regalo na po yun sa pamamagitan po lamang ng Panginoong Hesukristo, na kung saan tayo po ay maliligtas kapag tayo po ay sumampalataya, naniwala at tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. So paano po natin tatanggapin ang Panginoong Hesukristo? Ang sabi po ng Roma chapter 10 verse 9, ang sabi po ng Bible dito sa salita po ng Diyos sa Roma chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth and that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Diba? Ganun lamang po yung kaligtasan. Kapag tayo po ay binanggit po natin sa ating bibig, binigkas po natin sa ating bibig, pinaniwalaan sa ating puso na ang Panginoong Hesukristo ay binuhay ng Diyos mula sa pagkakapatay, ay tayo po ay maliligtas, no? Sa pamamagitan po ng paniniwala at pagtanggap sa Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. So ngayon po, mga minamahal, mga kaibigan, ang kailangan lamang po natin gagawin ay tanggapin po sa buhay natin, sa sarili natin, na
ang Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, mga kaibigan, mga minamahal, hindi po tayo maliligtas sa anumang mga bagay na sa sanlibutan ito. Hindi po tayo maliligtas sa education, sa commitment natin, sa church membership natin, sa good works natin, sa pagtatides natin sa isang simbahan. Hindi po tayo maliligtas sa isang secular organization at hindi po tayo maliligtas doon sa mga bagay na ginagawa po natin na mabuti sa harap ng Diyos. Sa harap ng sa mga sa sanlibutan ito. So yun po yung nawa po ay makita natin na hindi po yung makakapagligtas natin at hindi po tayo maliligtas kapag dahil meron kasapit tayo sa isang relihiyon o sa isang organisasyon. So ang kaligtasan lamang po ay sa pamamagitan lamang po ng Panginoong Hesukristo. Ano pong sanabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 6? Sabi po ng Panginoong Hesukristo, Jesus saith unto him, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. So ibig sabihin po, ang Panginoong Jesucristo lamang po ang makakapagbigay sa atin ng daan, ng katotohanan at ng buhay. Wala na pong iba, wala na pong sinabing ibang tao, wala na pong ibang sinabing ibang mga organisasyon, ibang grupo, ibang bagay na pwede pong makapagligtas sa atin. Ang daan lamang po, ang katotohanan at ang buhay sa pamamagitan lamang po ng Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, mga kaibigan, sa umagang ito, huwag na po nating aksayahin yung buhay po natin sa makamundong mga bagay na kung saan ay ililipas, mawawala at isang araw ay ang masasayang din kung doon po tayo, doon po nakatuon yung buhay natin, no? Mga kaibigan, mga minamahal, ang gusto po natin ng Panginoon ipaabot sa atin sa umagang ito, yung kasiguraduhan po natin na tayo po ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, mga kaibigan, yung buhay po natin sa mundong ito ay pansamantala lamang o panandalian lamang. Ang sabi po ng James chapter 4 verse 14, Whereas you know not what shall be on tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth a little time and then vanisheth away. Diba? Sinabi ko nga na ang buhay po natin sa mundong ito ay panandalian lamang. Hindi po tayo dito, hindi po yung buhay natin dito walang hanggan. Panandalian lamang po ang buhay natin sa mundong ito. Kaya po kailangan habang nabubuhay po tayo, ay masigurado po natin na ang kaligtasan po nasa sa atin, yung buhay na walang regalo po ng Diyos na nasa atin po, na tinanggap po natin ang regalo ng Diyos sa pagsampalataya, pagtiwala, pagtanggap sa ating tagapagligtas na si Hesukristo. So bakit po ang Panginoon Hesukristo ang tagapagligtas? Sapagkat siya po ang pinadala ng Diyos upang magligtas sa atin na bayubay sa krus. 2,000 years ago, siya po ay napako sa krus upang para sa ating mga kasalanan. So ganun na lamang po tayo kamahal ng Diyos, no? Na ipinagkaloob niya, ipinagbigay niya po ang kanyang kaisa-isang anak. Sa para kanino? Para sa atin na makasalanan. Ang kailangan lamang po natin gawin ay humingi ng tawad, magpakababa sa harap ng Panginoon. Huwag po natin, mga minamahal, mga kaibigan, huwag po natin ipagyabang ang katalinuhan, ang kayamanan, ang kalakasan, o anumang mga bagay na napoposes natin sa sanlibutan ito, sapagkat yung mga bagay na po yan ay hindi po mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga po sa Diyos ay yung masigurado po natin yung buhay natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Mga minamahal, mga kaibigan, sa umaga pong ito, ang gusto lang po ipaabot sa atin ng salita ng Diyos ay yung kaligtasan po sa buhay natin. Huwag na po tayo mag-aksaya ng panahon. Ang kaligtasan po, mga kaibigan, mga minamahal, ang kaligtasan po ay ngayon na. Hindi po bukas, hindi po sa makalawa, hindi po sa sunod na araw. Maaring hindi po natin, sapagkat hindi po natin alam yung buhay natin. Wala pong nakakasigurado yung buhay niya kung hanggang alan lamang, hanggang kailan po tayo mabubuhay. Pero ang mahalaga po, habang tayo po ay nabubuhay, masigurado po natin 100% na tayo po ay ligtas at mayroong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. No, mga minamahal, mga kaibigan, ako po ngayon ay mananalangin ng pagtanggap. Sa pananalangin ng pagtanggap po sa mga gusto pong tumanggap sa Panginoong Jesucristo, magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundan nyo lamang po yung panalangin na gagawin ko po. Ang pananalangin na po ito ay paghingi po ng pagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan natin. Humingi po tayo ng pagpapatawad sa lahat ng karumihan natin at buksan po natin ang ating puso sa palatayahan po natin, paniwalaan natin ang Panginoong Jesucristo at papasukin natin siya sa ating buhay. Tanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Mga minamahal, mga kaibigan, nawa po sa mga gusto pa pong, sa mga hindi pa po nakakasigurado sa kaligtasan, sundan niyo po yung panalangin na ito at tanggapin po natin ang kaligtasan na regalo sa atin ng Diyos. So ako po ngayon ay mananalangin sa mga gusto pong tumanggap, sundan niyo lamang po ang panalangin na gagawin ko po. Dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat po sa umagang sa araw na ito na binigay niyo po sa akin. Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga pagkakasala at inaamin ko na ako po ay may mga nagawang pagkakarumihan, pagkakasala
at hindi ka aya-aya sa inyong harapan. Ngunit Panginoon, nandito po ako sa inyong harap upang ilapit po Panginoon ang mga bagay na ito at patawarin niyo po ako Panginoon. Linisin niyo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Binubuksan ko Panginoon ang aking puso at tinatanggap kita, inaanyayahan kita na pumasok sa aking buhay bilang tinatanggap kita at bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat Panginoon sa iyong regalo na buhay na walang hanggan na ipinagkatiwala niyo po sa akin. Maraming salamat po sa Panginoon sa pagmamahal, sa sakripisyo na binigay niyo po sa akin sa buhay po na pinagkatiwala niyo po sa akin. Salamat po sa iyong regalo at sa umagang ito. Sa iyo ko lamang pinagkakatiwala, binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ibig sabihin po, mga minamahal, yun po yung kung sinundan niyo po yung panalangin na ginawa po natin, ay nawa po ay makita po natin yung buhay po natin na meron na po tayo ngayong 100% kasiguraduhan na tayo po ay mayroong buhay na walang hanggan. So, ganun lamang po yung kaligtasan na gusto pong ipaabot sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Nawa po, marami po tayong natutunan at yung natutunan po natin na unawaan natin at ma-apply po natin sa ating buhay at nasigurado na po natin yung kaligtasan po natin sa harap ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan na regalo sa atin ng Panginoon. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal, mga kaibigan. Maraming salamat po sa panahon na inilaan niyo po sa pakikinig po ng mensahe ng salita ng Diyos. So, muli ako nga pala si Preacher Roland from Siloam Bible Baptist Church. Ingat po tayo and God bless.